Good morning! What's up? Welcome back to my channel. Ngayon, friendship, mag-slice ko ng Chinese pit chai. Ihalo to sa mami mamaya, mga friendship. Magluluto kami ng mami ngayon. Ulan namin sa tanghalian, mga friendship. Mami at saka afritadang manok. Shell, ang recipe karon. Afritadang manok. Yun ang recipe namin ngayong tanghali, mga friendship. Yun yung ulam namin sa tanghali. Ito. Manipis na slice kasi para to sa mami, mga friendship. Masarap kasi ang mami kapag may Chinese pit chai. Araw-araw, iba-iba yung mga niluluto ni Maristel na pagkain namin ng ulam. Kaya ngayon, mami, manipis pagka-slice. Wala pa akong ligo, friendship, oh. Yung suot ko kahapon pa to. Hindi pa kasi ako naliligo. Tinulungan ko muna si Maricel dito kasi aga ko natapos ng labahin ko kasi konti lang nilabahan ko today. Kaya tulong-tulong muna dito sa kusina. Kailangan tayo mabait. Nagtutulungan kasi kami dito ni Maricel, mga friendship. Kami lang, kaming lahat dito, nagkakasundo kami dito kasi nagtutulungan kami dito. Kung sino yung bakanti, walang ginagawa, tapos busy yung isa, tinutulungan namin. Ganon kami dito. Bawal ampa-ampa. Kasi sino lang naman ang magtutulungan, di kami-kami lang. Ayan si Maricel. Nagluluto siya ng apritadang manok. Ako naman dito, besi sa kaka-slice nitong ano, Chinese pit chai para din to sa mami. Yun lang maiambag ko kay Maricel. Siya ang nagluluto, tapos ako nag-slice ng ano, mga ingredients, mga panakot ba. Kasi masarap siya magluto. Siya talaga ang nagluluto dito. Iba-iba yung mga trabaho namin dito. Mabait to si Maricel, mga friendship. Alam nyo ba? Oo, mabait talaga to si Maricel. Nagkakaintindihan talaga kami dito. Kasi alam nyo ba, mga friendship, ganyan talaga siya kabait sa akin dito. Bago pa lang kasi ako dito, mga friendship. Magti-3 months pa lang ako dito. Tinutulungan niya ako.
Yun, itong cellphone na to, ginagamit ko sa pagbibideo sa kanya itong mga friendship. Data gamit namin. Pinapahiram niya ako para makagawa ng video at ma-post sa YouTube. Thank you, Maricel! Kailangan talaga to liliit-liitin para maganda tingnan yung mami natin. Ano pa yung niluloto mo, sila fritada? Tingnan sa muna natin si Maricel, mga friendship. Parang masarap tong apritada niya. Ayan, mga friendship. Tinitimplahan na pala niya yung apritada niya, mga friendship. Ayan, o, tingnan niyo. Apritada ang manok. Ayan, di ba, mga friendship. Tapos na pala niya ito, tinitimplahan, mga friendship. Yung apritada ang manok niya. Plus niyang nilagay, ano itong parang coloring gel? Tomato sauce. Ah, tomato sauce pala itong mga friendship ko. Parang may color yung ano, fritada ni Maricel. Diba? Masarap tingnan, mga friendship. Very delicious and yum-yum. Masarap talaga si Maricel magluto, mga friendship. Sobrang sarap talaga. Wala akong masabi. Sana, Sel. Sana, Sel. Ay, para sa mami. Lang, kailangan ito napatusin ng mga ano, friendship. Kasi magluto na siya ng mami. Dalian natin ito. Pag-slice yung ano. Chinese pichay. Gay, ano. Haggard yung mukha ko. Oh, wala pa akong ligo kasi. Dalian natin ito, friendship. Yung gamitin na ni Maricel ito. Para sa putahin niya. Ah, magpabukal pa ka? Ah, okay. Kala ko agad-agad na, mga friendship, magpabukal pa rin. Yung talaga kasi, mag-practice na magluto. Diba, simple lang yung mami lutoon, mga friendship. Yun. Alam ko na. Matuto magluto. Yun, mga friendship, 14 years na si Maricel dito nagtatrabaho, mga friendship. Oh, sobra. Ganun katagal na si Maricel dito, mga friendship. pila edad ni mo ato, Sel? 17 years old, mga friendship. Tapos ngayon, ano na siya? 36 na si Maricel ngayon, mga friendship. O, diba, mga friendships? Ang saya. Ganon siya katagal na. Kaya, alam na talaga na yung mga pasikot-sikot ng mga niluluto niya. Mga putahin niya. Siya na bahala talaga kung ano ang putahin niya araw-araw, mga friendship. Alam mo ba, ang sarap. Ang sarap. 17 years old ka. So, saan nga tuig to, Sil? 2005 ka ito nag-umpisa? 2007 nung puna na o, mga friendship. 2005 siya dito nag-umpisa nagtrabaho, mga friendship. Tapos nag-asawa siya 2007. Tapos nandito din yung asawa niya, mga friendship. Dito na sila nakatira, kumbaga ba.
dito na talaga sila nakatira. Sama yung asawa niya. Si Melvin. Yun yung asawa niya. Pero wala pa silang anak. Sa 14, sa 14 years out, pila sila, pila mo? 16 po, 2007, yeah, minus 2023, murag 16 years, 15. Murag mo? Murag 12, bro, kay 14 years man ka din, eh. 14 years. Naman, nawala man ang kuan, mga 6 years po. Ah, basta ganun katagal sila friendship, tapos yun, hindi sila nagkaanak. Nalilito nga sila, gusto na nga nila magkaanak mga friendship, pero hindi sila nagkaanak. Para bang may baog sa kanila mga friendship. Pero kahit paman ganun friendship na wala silang anak, nagmamahalan pa rin sila ng sobra mga friendship. Masaya pa rin sila mga friendship. Di ba nakaka-admired yung relasyon nila dalawa? Masarap sila gayahin mga friendship. Kahit wala silang anak, hindi pa matawag na one family kasi wala pa, kulang pa yung ano nila, pamilya nila kasi wala silang anak, pero ano, loyal pa rin sila sa isa't isa. Nagmamahalan pa rin sila ng sobrang. Iba kasi, kadalasan yung iba kung walang anak, nagkakahiwalay. Nagkakahiwalay nga may mga anak, yun pa kayang walang anak. Ano? Ano sila? Nagmamahalan talaga sila ng sobrang. Kasi, mabait si Maricel. Parihas sila mabait mga friendship. Si Maricel, si Melvin, parihas sila mabait. Diba, destiny, ano talaga sila? Destiny? Soulmate talaga sila ba? Silang dalawa. Yan ang ano talaga na nag-partner sila sa lahat ng oras. Ang sweet nilang dalawa. Yun, hindi na expired yung being sweetness nilang dalawa. Diba, mga friendship? Inspired talaga. Masarap gayahin yung dalawa na yun. Sana ako din. Sino yung last na makarelasyon ko na talagang ano na talaga kagaya na nila ni Mari Silva. No more painful. Kasi yung mga previous ko, very painful na nangyari. Gusto ko na mag-move on. Ayoko nang umiyak. Parang ubos na yung mga luha ko. Naiiyakan ko pa siya. Yung nangyari naming dalawa. Hindi na. Change my life. I need to change my life. Bagay, sabihin natin ano pa lang kami. November, December, January, February, March, April. Magpa-five months pa lang yung hiwalay namin. Kung tatanungin ninyo ako, dapat hindi pa ako makamove on, di ba? Kasi parang press ko pa ba ang nangyari. Mga ganun. Pero, tiniis ko na lang eh. Kasi naman, kung hindi pa ako mag-move on, paano kung magkakasakit ako? May mga anak pa naman ako na kailangan nila ako. Kaya, tinatry ko yung self ko na mag-move on. Kasi marami namang nag-advise sa akin, sa mga nangyari sa akin. Alam naman nila kung anong nangyari ng sitwasyon.
Hindi ako ang pinili. Hindi ako ang pinili niya. Mga kapatid niya ang pinili niya. Hindi niya ako mahal sa huli. Kapala ko mahal niya ako kasi may mga anak na kami. Pero hindi. Sinaktan niya ako. Kaya sobrang sakit yung nangyari. Kaya hindi naman niya ako pinili. Kung bakit pa naman ko siya pipiliin din. Mga anak ko na lang pipiliin din. So mag-move on na ako. Umpisa naman sa kanya eh. Move on. Move on, Elsie. Marami pang magmahal sa iyo. Kailangan ko nang pumili talaga. Hindi ako mag, ano, harat-haratan diretso. May mangliligaw sa akin. Kasi dala na ako. Pero ayaw ko na magkaroon ng Pinoy. Kawawa yung mga anak ko. Baka saktan. Focus ako sa foreigner. Malay natin may magmahal sa akin kahit may mga anak na ako. Yun na lang. Hindi naman siguro masama din. No? Hindi naman siguro ako masamang babae kung nag-ano ako ng foreigner. Kasi nadala na ako sa Pinoy eh. So, doon muna ako sa parinig. Sana friendship, hindi ninyo ako i-judge. Tao lang kasi ako. Nasasaktan. Nagmamahal, nasaktan. sabi pa ni Maricel, nagmamahal, nasaktan, iniwan, nabigo. Yun, tama si Maricel. Kaya, ano, piliin kung sino talaga ang karapat dapat para sa akin. Siguro naman mayroon pang magmamahal sa akin. Namamahalin talaga ako ng sobra, pati yung mga anak ko. Hindi saktan ang mga anak ko. Mamahalin niya na parang tunay niyang anak. Kasi, hindi, pwede pa naman siguro ako, no? Oo. Mayroon pa man siguro may love sa akin. Yung mukha ko, tingnan niyo. Haggard lang yung mukha ko sa ngayon, mga friendship. Oh. Mayroon pa ba? Mayroon pa bang may love sa mukha ko ng ganito? O parang, o baka pangit na ako? Kasi, losyang. Nalosyang. May mabibighani pa ba sa mukha ko? Face everybody. Nababaliw lang ako sa sitwasyon ko. Sana naintindihan niyo ako, mga friendship. Yun lang ang nasa, nilabas ko lang kung ano ang nasa loob ko, mga friendship. Yun ang nandito sa loob ko. Sa ngayon, focus muna ako sa mga anak ko. Focus ako sa trabaho ko para masuportahan ko yung mga anak ko. Sila ang mas mahalaga para sa akin. Mahal na mahal ko sila. Aalagaan ko yung mga anak ko. Kahit man sa pag-aalaga na ano na nandito ako, wala sa tabi nila. Pag-alaga na hindi sila nagugutom. Nakakain sila kung ano sa anumang oras. Ano man gusto nilang kakainin, makain nila. Kaya magtatrabaho ko ng mabuti, masipag ako dito. Para may ika-suporta sa aking mga anak.
That's all mga friendship. Thank you for watching. I love you all and God bless you. Mwah.